Welcome mga ka-affordabody sa ating YouTube channel. At kung bago ka pa lang, subscribe nyo po, i-follow nyo po ang channel natin, i-like nyo po itong video na to, then click subscribe and i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa ating lahat ng mga videos. So ito na, panoorin na natin mga ka-affordabodies. Yes, hello, good morning mga ka-affordabodies. What a beautiful day. Nandito po tayo sa bayan ng Santa Elena at nasa National Highway po tayo. Papasok po dun sa property natin. So napakalapit lang po ng property sa National Highway. Nasa 100 meters po. At andito po, kasama po natin yung may-ari ng property. So tara, samahan niyo po kami, explore natin yung property. Binabati po natin yung mga subscriber po natin at saka yung mga nagmamahal po sa atin at sumusuporta. Magandang araw po sa inyo. At andito po tayo sa isang napakagandang property. Napakalapit ito, National Highway po. So tentatively mga nasa 100 meters po ang lakad lang from National Highway. Ano ho? Inner lot. Small cut po ito. Ano ho? Tay, ilang hektarya nga ito, tatay? Ito lang ng 2 hektar. Pero... almost to ano po? 19,275. Ano po? Almost 2 hectares. Okay, maayos po ang papel po nito. And ito po, napakababa lang po ng selling price po nito mga ka-affordabodies. So, abangan nyo po ito. Tingnan nyo po yung thumbnail po natin. At kung magustuhan po ninyo, message nyo po kaagad kami. Yan, ang ganda nung farm na dala. Ito po yung right of way niya. So, nung pumunta kami last time dito, medyo umuulan-ulan pa po. Ano ho? So, hindi natin na-videoan ngayon. Sama po natin mismo yung owner. Abangan nyo po yung mga property natin na for sale. Madami po yan. Hinihingal tayo. Kulang sa exercise. Yan. Yan na po yung nyugan ni tatay. Tay, ito na ano? Okay. Yan, ganda po. Kita nyo po yung mga
Niyog po niya, magaganda. Bali, ito pong right of way natay na ito. Ito talaga ay right of way. Ano po? So, binigay niya po talaga yung daanan. Ano po? Oo, walang daanan. Kasama na ito, tay. Yan. Ganda, oh. Po yung property ni tatay, napakaganda po. Ano po, 1.9 ano po, 1.9 hectares, 19,200 something, ano po, ipopost po natin yan sa thumbnail po natin. Napakaganda ng property, yan po siya. Yan, may pantayan, tapos may slightly po na ang terrain ay pababa, ano po. Punong-puno ng niyog. Tay, nasa ilang puno po ito? Po. Yan. May mga puno ng dalandan. Ayan, mga cup for the bodies. So, nung naglakad po tayo, almost 2 minutes lang mula sa kalsada. Ano, napakalapit. Ano, national highway pa. Mga cup for the bodies. So, ayan. Yan. So maganda po dito pagpastulan ng mga baka, kalabaw, kambing. Maganda din po tayo ng bahay. Ideal for residential farm lot po ito. Kasi ang daming mga dalangita po. May mga puno din po ng mangga. Doon sa dulo may mga puno ng saging. Ano po? So papunta po dyan. Ayan. So mga cow for the bodies, palipadan po natin ang drone so para makita po natin yung property po. Ay, may puno pa ng anahaw. So ayan. Let's go. Ayan mga ka for the bodies, check po natin ang bird's eye view of the property. So napakalinis po nito. Yun yung nagustuhan ko dito sa farm na to. Talagang napakasipag po nung may-ari po ng farm na to. So ayan, makikita nyo po at higit sa lahat, punong-puno ng tanim. Ano, according to our conversation kanina, ang sabi po mga ka for the bodies ay nasa 475 plus. Ano ho? So kung titingnan natin ang average per every 1 hectare is almost 250. So hindi ho nalalayo, nanapunan niya po talaga to. And may mga open places. So halimbawa, may family ka, titira kayo dito, gagawin niyo pang residential farm, eh maganda po nito, pwede kayong makapagtayo ng bahay. So malapit sa kalsada, very accessible. Imagine from Manila, pwede ka pong bumaba ng bus mismo dun sa highway. Then automatic sakay na po. Kung kayo naman po ay may 4 wheels, so meron po tayo dyan sa highway po, may pwede pong gawing parking area po dyan mga ka for the body. So yan po, napakaganda ng property po na to. Talagang one of the best na meron po tayo ngayon. Higit sa lahat, small cut po siya and napakamura po niya. Imagine mga ka-afford the bodies, bihira na po tayo makatagpo po ng ganito. Kaya nga ho, palagi ko pong advice sa mga subscriber po natin, sa mga nais po makuha itong property, talaga pong first come first serve lang po tayo. Ang dami po nag-aagawan sa mga post properties po natin. Natutuwa ho sila na ako po, na tumataba po yung puso ko sa mga compliments po ninyo, mga sir, mga ma'am. Ano, tuwang-tuwa ho sila sa mga shots po na ginagawa natin. And definitely, for the other details po, so hindi ko naman po lahat na ilalagay po dito kasi medyo maikli lang po yung video natin. Message nyo po kami. Ano ho, so andyan naman po yung number po natin sa upper right hand corner ng screen. So makikita nyo po dyan mga ka for the body. So meron po pati siyang daanan ng kalabaw within, inside the property. Yun yung nagustuhan ko dito. Ano ho, tapos ang lulusog ng mga puno ng niyog. Kasi marami nga po dyan, may mga niyogan, pero hindi malulusog yung mga puno. Tapos ang maganda po dito, mga takaran. Yung takaran po, mga batang puno pa lang po siya. So may mga puno din po na nakatanim, like yung dalanghita. Ano ho, meron po mga puno ng kalamansi. Ano ho, so madami, iba't iba po yung mga puno na nakatanim din po dito. Hindi lang po mga puno po ng niyog. Ano ho, so kung magpapagawa ka ho ng bahay, so pwede ka nang pumutol ng niyog dyan. Ano ho, kokolamber, pwede nyo na pong gawin. Tapos yung naputulan, taniman nyo na po ng fruit bearing. Ano ho, so yung area po natin na to is one of the best that we have as of now. Kasi ito po ha, ulitin ko po, small cut po ito. Ano ho, nasa 1.9 hectares po ito. Ano ho, humigit 1.9 hectares po ito.
And napakamura niya po. Sa totoo lang, ang hirap po makakuha ng property at this low price na napakalapit po sa National Highway. So ayan pa, mga ka-afford the bodies, grab niyo po yung opportunity na to kasi first come first serve lang po tayo dito at malamang sa malamang, madami pong so, magkakagusto po nito. Ito po yung owner po natin, si Tatay. So ito po ay mana niyong magkakapatid, Tay. Oo, mana to. Bali nung namatay yung tatay ko, sa akin to inabilin. Nabilin po so, sa inyo. Kanya kong pinakapanganay sa akin. Opo. Kaya, ano po yung kasama pa po yung puno ng ano? Hindi yan kasama. Hindi na yan kasama. Yung nyog yan, hindi yan kasama eh. Ito lang nag-isang ito. Ito po yung daanan nyo ng kalabaw po dito. Kaya na po talaga nagpalago po nito, nagtanim. Oo, yan, ganun. Mga tanim po yung mababa. Ngayon lang taon na po yan, Tay? Parang hindi ko alam. Parang pagkasampo na yan sa akin. Pero ito hindi ko alam. Kasi, ito po sa kapitbahay na. Ito. Kapit ba? Ito, yan, ito yan o. Bali, ito, kasama pa ito. Pero yung yun, hindi kasama na yun. Ah, okay po. Bali, hanggang doon sa may ano yung mangga. Okay po, sa may mangga. Yung mangga kasama po yan. Oo. Oh. Kasi yan, sabi lang pinakang boundary niyan, yung puno mismo ng kakao. Oo. Oh, oh. Daming kakao, ano? Ilan po yung punong kakao? Dalawa? Dalawa, tatlo. Tatlo, tatlong puno. Ano? Sa inyo po yung kakao? Hindi. Ah, hindi na yan. Kala ko inyo pa eh. Nandiyan mismo ang mohon sa kakao na yan. Ah, okay. Hindi na naman niya ng, ano, ng kakao. Kaya kaming dalawa, may karap ko nandiyan. Opo, opo. Ganda, no? Pwedeng bahayan dito, ano, peaceful pa. May mga daranghita nyo, mga ilang piraso po yung daranghita nyo na yan. Ay, yun ay ano, kung baga sa ano, parang nagtitanim sila, na ngayon ay wala na, yun ang pinapansin yan. Okay po. Ito kasi, kung ito yung bahay sa papel dito, baka ito yung meron ng ano, nakaterik dito na ano, sa yung satellite, ano, antenna, yung bagang ano. Hindi po, ano, satellite, ang tawag po doon ay cell site tower. Cell site, cell site. Oh, kasi i-prenupost po ito sa cell site tower, ano po, at malapit nga naman sa National Highway. So, ayan mga ka-for the bodies, ayan po, pwedeng pagpastulan ng baka. Ano, so, hanggang dito lang muna po ang video po natin. So, sa mga interested po, kindly message me. Ano ho, so, andiyan po yung contact number natin sa upper right hand corner ng screen and andiyan lang po tayo mga ka for the bodies. Message us and thank you very much po sa ating mga subscriber and mga follower. So abangan nyo po itong video na to at andiyan po yung number ko, contact lang po kayo. God bless po everyone. Hanggang dito lamang po muna tayo. So see you po sa ating next video. Higit sa lahat, sa Diyos lamang po ang kapurihan. Bye bye for now. God bless everyone.